Okay. So magandang gabi mga kaibigan. Ngayon, magbibigay naman si Teacher Kevin PH ng tip, no? Marahil na-experience nyo na to. Yung talagang ginawa nyo ng lahat pero super barado ng ating printhead. No? May cleaning solution naman tayo whatsoever. Well, kung maganda yung push ng ating syringe, no? Sa ating printhead at nailalabas niya agad yung ink, eh that means okay na okay yun. Wala tayong masyadong maraming problema doon. Pero dito sa barado, medyo magkakaproblema tayo dito mga kaibigan. Eh, meron lang ibabahagi si Teacher Kevin PH na karaniwang ginagawa natin, no? Sa mga clients natin dito sa shop. Pasensya na sa kuko mga kaibigan ha, puro printer yung ganap natin for this week. Okay. So, kung maganda yung push, swerte, no? Pero kung hindi ganun kagandahan yung push natin, medyo mamalas-malasin tayo dyan. So, for example, dito mga kaibigan, test natin sa sayan. Side tip, kapag ka nag-unclog kayo, nag-declog kayo ng printhead, huwag na huwag nyong babasahin itong lalagyan ng flex cable. Please lang. Okay? Yun, magandang buga, mga kaibigan. Walang kahirap-hirap i-push itong syringe natin. Pero kapag ka naka-encounter tayo ng ganito, yung as in mahirap, no? Yan, katulad ng yellow kasi yung problem nito, na kapag ka nag-push na tayo, huwag nyo lang masyadong pwersahin kasi tatarsik yan, nag-push na tayo ng maigi, wala pa rin lumalabas, mga kaibigan. Dito, matter of pasensya lang. Tip number one, no? Gawin nyo lang to, itong process na to. Push-push nyo lang, yan. May makikita naman kayong progress. Then pupunas-punasan nyo rin itong itong may gold plate dito mga kaibigan, no? Ng cotton. Yan. Punas-punas lang. Then push-push nyo lang. Yan yung tip number one natin. Hanggang sa mapalabas natin kahit paano konti. Yon, katulad ngayon. Ang hirap i-push pero may lumalabas na konti. Yan. Dito. Okay? Push. Yan. Kahit pa paano may lumalabas na. Pero mabigat siya, mabigat sa kamay mga kaibigan. Yan. Yan. So konting pasensya lang mga kaibigan, no? Kaya talagang ito yung unang gagawin ninyo. Kailangan nyo munang gawin tong process na to. Susunod na process mga kaibigan is kung ito pinupush natin, ibalik tarin naman natin. Parang papahigupan naman natin ngayon, no? Yan. Sa pag-unclog ng printhead, pasensya ang kailangan dito. Especially sa mga barado. Yan, katulad dito, mabigat. Yan. May tumatalsik na, may lumalabas ng tubig dyan or cleaning solution, pero mabigat pa rin sa kamay. Pasensya ang kailangan dyan hanggang sa mapalambot natin yung bara, yung nakabara sa loob. Yan. Push-push nyo lang na ganyan. Then punas-punasan nyo rin gamit ang cotton. Basta wag lang babasahin yung lalagyan ng flex cable. Ngayon, tired of doing this, susunod naman is kailangan na natin ng time doon. Pwede na tayong matulog or whatsoever kung pagod na rin tayo mag-unclog, mag-declog, no? Ang gagawin lang natin mga kaibigan is magpapainit lang tayo ng tubig. Lalagay natin dito. Then lalagyan natin ng konting cleaning solution, tapos ibabad natin ito lang. Itong part na ito lang mga kaibigan. Huwag buo, huwag nyong babasahin dito, please. Ito lang. So, nagpainit tayo ng tubig dito mga kaibigan, no? Tapos lagyan natin ng konting cleaning solution. Right. And then, again, ang ibababad lamang po is yung dito sa may plate, hindi yung buong print head. Okay? So make sure na merong yan, kahit dito lang. Ilang punasan natin, dapat hindi mabasa. Okay. Yeah. Again, dito mga kaibigan, yung plate lang dapat ang nakababad. Tapos, wag na wag ibababad yung, or babasahin, yung lalagyan ng flex cable. Dito, sa part na to, pwede na tayong matulog and balikan natin kinaumagahan. Okay?
So dito lang yung tip natin. Kung hindi pa rin talaga kaya, wag nang pag-aksaya ng panahon, wag nang pahirapan ang sarili, no? Pero bago sumuko sa mga bagay, dapat gawin mo muna lahat yung makakaya mo. Okay? Pero pag wala talaga, if you did your best but your best wasn't best enough, wasn't good enough, no? Good night na lang yung kapag kaganan. So ito lang yung tip ko. Thank you so much po for watching.